usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga napapanahong isyo, himay-himayin, bubusisiin. Magkaibang opinyon, titimbangin. Dito lang sa Ano Ngayon? Kasama ang bagong paborito niyong tandem, Ninyo Bonito at Chongke Benz. Ano Ngayon? Ano ngayon? The first oil spill in Bataan was followed by another oil spill on Wednesday after a marine vessel ran aground in the shallow waters off the coast of Mariveles, Bataan. MV Merola 1 was found almost tilted to its side. Aside from MV Merola 1, two ships MTKR Terranova with 1.4 million liters of industrial oil and MTKR Jason Bradley with 5,000 liters of diesel were found to have leaks after sinking of Bataan waters. Dahil dito, pinaghahandaan na ng Department of Health ang poison management. Toxicologist daw at hindi karaniwang doktor ang higit na may alam sa problema ng lason. Sabi ng DOH Idol, walang health issue sa mga residente ng lugar na apektado ng oil spill sa Bataan. Ba't ka mabahala pa? Diba? Yung mga tao, walang health issue. Pero yung mga isdang naroon, meron. Bakit, Idol Chongke Benz? Anong problema sa mga isda? Nakausap mo ba sila? Kasi kumakalat nga yung langis, naiinom nila. Kaya nagreklamo yung leader nila, si Mang Ping Canoping. Ping Canoping. Canoping, ha? Kalahi yan ng bisugo. Anong sabi ni Mang Ping? Sabi niya, bakit niya pinapalitan ng krudo ang omega-3 sa aming katawan? Uy, kawawang mga isda. Nalalason si Mang Ping Canoping. May reklamo pa si Mang Ping. Ano sabi ni Mang Ping? Sabi niya. Dapat sa mga responsable sa oil spill, ediktros ng krudo. Grabe, yung mayayaman ni Gusante Idol na responsable sa tatlong oil spills niyan. Tatlo as in three. Mm-hmm. Hindi damay sa posibleng poisoning. Alangan. Pero ang mga kababayan natin kumakain ng isda, baka malagot. Alam mo, Idol, hindi lang yung kumakain ng isda. Ah. Meron tayong mga kababayan na umiinom ng tinatawag nating herbal fish oil. Langis na kinalat nyo. Mm-hmm. Bumabalik sa sikmura ng kababayan nyo. Sa mga kababayan nating nangaranas ng food poisoning, makinig kayo. Tumawag po agad sa DOH hotline number 1-555. Again, 1-555. Madali ba na? Madali na. Yung sardinas. 1-555. Meron na naman sinasabi si Mang Ping. Ano sabi ni Mang Ping? Kanuping? Dapat sa mga babaya, isiksik sa lata at sa hugan ng sarsa. Hindi po kami amoy sabi niyan, yung isdang si Mang Ping Canoping. Yeah. Aguy, Idol. Ibang issue naman tayo, Idol. The Sandigan Bayan has convicted a former officer of the Department of Environmental and Natural Resources in Olongapo City for demanding 15,000 pesos for a service that is free of charge. Justino Camungal, ex-DENR Community Environment and Natural Resources Office Chief Surveyor, was found guilty of indirect bribery and is sentenced to up to 4 years and 9 months in prison. He is disqualified from holding public office in his retirement or gratuity benefits are likewise forfeited. Merong Idol nag-apply ng lot registration sa Subic Sambales. Aba! Akalain mo? Ano? Pinalitaw di umano. Di umano? Nang dating chief ng surveyor ng DNR na peke ang kanyang papel. As usual, sasabihin na naman kaya niya ayusin yung papel basta ayusin siya. Peking papel!
kabalit ng papel. Perang papel. Aha, salagang 15,000 pesos. As in, 15,000 pesos kulong siya. Kaya ang babala namin sa mga nataong gobyerno, kung libre ang serbisyo, huwag kayong maniningil. Babala sa mga politiko. Stop. Ay, abay. Wait a minute. Oh, why? May init na chocolate. Huwag ka na magbibigay ng warning sa mga politiko. Bakit naman? Kasi, pagdating sa usapin ng korupsyon, lahat ng mga inay, bingi! Yo nga pala, walang big fish na naibig. Pero ito, Idol, parang kung sakasakali isang big fish ang mapipii. Panoorin natin yung ginawa mong BTR. Commission on the Nations Communist Chairperson George Garcia on Thursday belied sa gift party list Representative Rodante Marcoleta's accusation after the latter tagged him anew in an offshore bank account in the Cayman Islands. During a press briefing on Thursday, Marcoleta said they tapped volunteers in New York to make bank transfers worth $100 to two offshore bank accounts allegedly owned by Garcia. Marcoleta also claimed that receipts from Chase for Business indicated that the offshore bank accounts were under the name George Erwin Mujica Garcia. Idol Bonito, mm-hmm. Baka namang kapanganan ng Decomedy Chair, yung lumitaw doon sa pag-iimbestiga ni Congressman Marcoleta. Aba, sa buong mundo ang daming George Erwin Mujica Garcia. Yung talagang pangalan niya, may kapangalan? Ganer! Ganer, sabi ni Garcia, bagong akusasyon na naman ito. Kahit bago, pag may usok, may sunog. Pag may sunog, merong nakapwestong timbo. Ang Cayman Island na ito ay kilala sa money laundering activities. Doon naglalaba ng pera mga kawatan. Kasi mahigpit ang bank secrecy law doon. Hindi mo alam kung sino nagdi-deposit at sino nagwi-withdraw. Therefore, I conclude, if you don't want to be suspected in money laundering o maglalaba ng pera, avoid Cayman Island. In other words, Chairman Garcia, kung ayaw nyo pong maulingan, lumayo, layo kayo sa kanan. Kung malapit ka sa kanan, may uusok dyan at magkakasunog. Malam mo mang, maamoy yan ni Congressman Marcoleta. Hindi baling mawala ako sa pwesto. Huwag nang masira ang pangalan ng COMELEC. Wow, hero. Palakpakan natin. Sabi ni Chairman Garcia. Palakpakan natin, hero. Hero. Paano masisira? Hindi masisira yan. Sira na. Ah, ganun? Wow. Ang amoy ng panis, hindi mo na malalaman kung panis dahil dati nang panis! Umaaling asaw. Yan mo yun. Finance Secretary Ralph Regno told the Senate panel last July 30 that the transfer of around 90 billion pesos excess funds from the Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, to the National Treasury is authorized under the General Appropriations Act of GAA of 2024. Recto emphasized that the DOF is merely implementing what the law empowers them to do. Hindi ito illegal! Oy! Sabi ng asawa ni ATV! Yan ang interpretasyon mo. Pero ano ang totoo? Easy ka lang, Idol. Ang sabi pa ni Senator Rapp, ito ay naaayon sa batas na Republic Act 11975 o General Appropriations Act of 2024. Tumatalima lang kami kung ano ang sinabatas ninyo. Kita mo, sinisipa yung mga mambabatas. Kaya kinita ni PhilHealth yan ng 90 million noong panahon pa ni Mamporo ni Isabel. Ang kapital niyang pera na yan ay galing sa atin, galing sa mga membro. Eh ano ngayon? Dapat members din naman kinabang, huwag ibalik sa treasury. Paano si Isina? Si Isina naman si Isina. Eh sina, sir at ma'am. Eh ano ngayon? Ano ngayon?